Hello everyone, Bren Mendoza here and welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo aking favorite makeup this 2018. Ito yung mga makeup na ginagamit ko this year and ito yung mga holy grail ko talaga and pwede kong ma-recommend talaga sa inyo. So without further ado, let's start! So guys, start muna tayo sa base. Ito ang inuuna ko para nagme-makeup ako is yung primer. So ito yung ginagamit kong primer as of the moment. Kakabigyan lang sana ito ng babe ko. So ito. Itong MAC Prep and Prime Fix Plus nila. Ito talaga guys yung ano, pag in-spray mo siya, unang-una, favorite ko kasi yung dewy skin. So, nakaka-dewy siya. Pangalawa naman, talagang yung mga powdery finish. Kunyari, naglagay ka ng powder, ayaw mo masyadong cakey tignan. Ito, nakaka-tame down to ng powdery finish. Pakatlo, yung makeup mo nag-stay for long hours. Ang hindi ko na nagustuhan dito talaga yung amoy. Ewan ko, pero all in all, super ganda tong product na to. Medyo pricey siya, nasa 1,250 pesos, pero sobrang sulit guys. Kung gusto niyo talaga ng magandang setting spray, ito yung ma-recommend ko sa inyo, yung MAC Fix Plus. Ayan. Next guys, ang i-recommend ko naman sa inyo, Korean product naman ito ah. Primer din to is itong BBL Lumi Layer Primer. Ayan. Kung gusto nyo naman na medyo dugi talaga to guys. Sagang ang ganda. Kahit patuha mo siya ang powder, lumalabas pa rin yung pagka ano, medyo porcelana yung datingan ng skin mo. So ito yung laman niya guys. Ayan. Kapag pinop mo siya, ganitong laman niya. Medyo may mga glitters. Hindi. Hindi siya ano, glitter talaga. Parang small particles of glitters na super pino, like parang iodized salt yun. Pero super ganda niya guys. Tingnan mo, medyo kapag tinapatan niyo ng ilaw, ayan, medyo parang may tawag ito, strobe cream naman ng MAC. Parang ito yung dupe ng strobe cream. Hindi ko alam guys kung magkano to, pero kasi pinabili ko lang to sa Korea sa friend ko. Ayan, diba guys, effect na effect. And then guys, ang next primer ko, ito yung last primer na nagustuhan ko this 2018 is itong Elana. Ayan. Sana ba yun? Sana. Ay, wala. Ito. Elana. Ayan. Favorite to guys. Kasi parang siyang ano, yung Maybelline na pore eraser. Yung Baby skin pore eraser. Na medyo may pagka-watery nung konting-konte. Silicone finish pa rin. Pero okay na okay siya guys. Kasi yung pores ko, na-fill in niya talaga guys. Yung super, as in, binubura talaga niya yung pores mo. Yun lang, guys. Ang bili ko pala dito is 899. Medyo may kamahalan talaga, guys. For me, dagdagan nyo ng budget konti yung mga primer nyo. Kasi yun talaga yung nagpapaganda sa foundation nyo. And yun yung nagpapaka-flawless sa inyo. So, yun. So, guys, ang next naman natin is foundation or yung BB cream. And itong papakita ko sa inyo is BB cream muna. And ito yung pinakamura. Ayan, yung BB Holic from iWhite, and ang shade ko pala rito is light and 20 pesos lang ito. Pero meron siya na sa tube na sa 178 pesos. Ata. So ayun, sana napanood niyo yung aking review nito. Meron guys, hanapin niyo or ililink ko siya kung saan. So yun guys, super ganda nito. Wala akong masabi rito is kundi maganda. So guys, ang next product naman na ipapakita ko sa inyo is from a Korean shop and it's called Clio. So ito, aking favorite na cushion ngayon is Kill Cover. Ayan. Ang mali ko lang dito guys, mali yung nabili kong shade. Yung pinaka-darkest talaga yung binili ko kasi feeling ko kasi ang itim-itim ko noon. Kaya nag-sand ako pero medyo mapula sa akin. Dapat pala ang binili ko is 3 or 4. Pero maganda siya. Super ganda siya. Kasi nag-i-stay siya sa akin ng matagal, like mga 10 hours. Nasubukan ko yun guys, nagpunta kami sa Agada. Parang hindi natanggal sa mukha ko yung foundation. And ang maganda rito is yung puff niya, super ganda, malaki, and then velvety finish. Kasi ibang sponge kasi, yung ganito, medyo rough. So yun. And ito, guys, mabango. Hindi niyo isang nagusto rito, mabango. And hindi siya nag-kikling sa dry patches ko. Pero hindi niya na ano yung pores ko. Hindi niya na tatakpan yung pores ko. Pero all in all, yung product nito maganda. And presyo nito pala is
1,680 pesos. Pero guys, meron naman siyang refill. Kaya, okay lang. Dalawa naman meron niya. Isa rito, and isa dito. And then guys, meron pa ako isang Korean product. Ito naman is from Innisfree. Kakabukas yung Innisfree Samoa. And ito yung My Foundation. Ayan. 3.3 ang gamit ko. Ibig sabihin nito guys, ang 3 is yung kung full coverage, medium or sheer. Ang 1 is sheer, 2 is medium, and then 3 yung full coverage. And ito naman, yung isa pang 3 dito is yung ano naman, kung number 1, tama ba? Hindi, no. Number 3 is dewy, number 2 is semi-matte, and number 1 is matte. So, ayun, binili ko is yung 3.3 kasi gusto ko yung medyo dewy-dewy siya. Kumakato ko yung kapalit. Kaya ako binili yung 3.3 kasi gusto ko yung dewy and then yung full coverage. Kasi bibili na lang ako ng foundation. Why not full coverage? And ang binili ko rito is 1,200 pesos. Yun ata. Goodbye to guys. Goodbye kasi yung finish niya talaga is parang ano lang, Korea-Koreana ka lang. Pero hindi siya advisable for ano, summer. Kasi magmamatika ka talaga. Kaya tamang-tama binili ko itong December. So yun. Ang next product naman na ipapakita ko sa inyo is foundation pa rin guys. Sorry guys. Dalawa na lang papakita ko sa inyo. Ito naman is yung Fenty. Yan, ni Rihanna. Naalala guys, bumili ako ng Fenty. Pero ang binili kong shade is 140. Super puti sa akin nun. Ito, saktong-sakto na sa akin, 180. Ang nagusto ko rito, maganda siya sa summer. Ayun, summer. Kasi, sa pag-summer kasi magmamatiga ka, diba? Ito, na, yung oil ko dito sa nose, na-control niya, maganda yung lapat na sa akin. Ang problema lang dito, kapag hindi mo na prep yung skin mo, super nagbabakbak siya. Hindi, parang ano, nagiging ano, El Niño yung mukha mo, nagbabatak. Kasi nag-cling siya sa mga smile lines ko, ganyan. Pero kapag na moisturize mo ng todo-todo yung mukha mo, wow. Flawless tignan. Pero guys, bumili kayo ng parang one shade lighter kasi nag-oxidize sa akin. And then ito, pinaka-favorite ko talagang foundation. Super, super. Is itong Too Faced Born This Way Foundation. Alam niyo naman guys, diba? Ayan. Super favorite ko to. And ang shade ko rito is Vanilla. Diba? Ang ganda! Ayan. Mabango pa siya guys. Kaya kung nagustuhan to, full coverage. Not too dewy, not too matte. And mabango. Meron siyang coconut infused. Favorite kong fruit is coconut. So, kahit anong coconut man yan, ini-intake ko or nilalagay ko sa mukha ko kasi super healthy ng coconut sa body natin. And medyo ano siya guys ha, kapag ano, kaya ko to nagustuhan kasi kapag habang tumatagal, naging skin siya, undetectable siya guys sa face mo, hindi halata naka-foundation ka. Basta, perfect shade yung napili nyo. Ang next naman na favorite ko is yung pangkilay and itong Face Shop, ayan. Alam niyo guys, last year pa ito gamit ko. The Face Shop. And ang shade ko rito is number 2, gray brown. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Bumili na kayo guys kasi buy one take one ata yun. And 225 pesos lang ito. Super matagal niya na magagamit at super tibay. Up next naman guys, doon naman tayo sa blushes. Ito yung pinaka-favorite na blush ko. Itong Color Snap Shade Beachy Like Me. Charat. And from Colorette ito. Ito yung ginagamit ko parang first half the month. Hindi. February ko to nabili. So, ayan. Ayan talaga yung super ganda. Saan ba? February ba? Parang hindi. March, April. Basta ganun. Basta first half of the year ko to ginagamit. Ayan. Super ganda guys. Tama-tama. Summer yun. Summer. Ito gamit ko. Sobrang ganito guys. And 245 pesos lang ito. So, ang downside lang ito, kung ayaw nyo ng dewy, huwag nyo itong bibilin. Kasi nagbibigay siya ng dewy effect. Then, ito naman ang favorite kong ano, local brand. Puro local brand yung mga blushes ko. Pink Sugar, ayan. Dalawa yung Pink Sugar ko. Isang Miss Independent, isang Summer Nights. Ito medyo corally, ayan. Coral yung shade. And then, yung isa naman is Miss Independent. Ito yung medyo nasa pinkish to
purplish. Ewan ko, basta guys, maganda to. And then, ito yung pinaka-favorite ko as of the moment. Is ito, First Love. Ayan, by Chris Aquino. Ito yung Ever Bilena by Chris Aquino. And ang shade nito is First Love. Super subtle lang to guys. Tama-tama talaga yung name ng shade na First Love. Parang ano, parang puppy love lang. Parang innocente look lang yung ano, effect sa face mo. So, ayun, ito talaga yung favorite ko as of the moment. Ito talaga. So guys, dako naman tayo ngayon sa powder. Ang ginagamit ko talaga before is itong L'Oreal. Kaso paubos na siya. And wala na akong balak bumili kasi parang gusto ko ba mag-try ng iba. So, ito yung favorite ko as of the moment is itong Ever Bilena by Chris Aquino ulit. Ayan. And shade ko rito is Lasting. Alam niyo guys kung ano ang nagustuhan ko rito? Nagustuhan ko dito yung shade. Saktong-sakto sa akin. Favorite na favorite ko, ano lang siya, light and hindi siya mabigat, hindi siya nagkikake sa mukha mo. Then, pag nilalagay ko sa mukha ko ito, nilalagyan ko ng Fix Plus para bongga, di ba? Ang favorite na concealer ko naman guys, ito yung ginagamit ko is itong Instant Age Rewind from Maybelline. Sobrang ganito guys. At swerte ako, binili ko to ng sale sa Lazada noong nag-11-11. Sobrang swerte ko. Siguro nag-115 na lang ata. Yun. So, ayan. Maganda to guys ha. Ang shade ko rito is light. Blendable siya. Super blendable. So, ayun ang ma-recommend ko sa inyong concealer ngayon. And basta yun. Super ganda. Up next naman guys, itong bronzer or contour. Parang same lang naman. Bronzer and contour. For me, ah, same lang naman siya sa akin. Pero yung iba kasi, parang iba talaga sila. Pero for me, iisa lang sila. Ang ginagamit ko before is yung butter bronzer na Physicians Formula. Kaso, naubos na and tinapong ko na. Kasi, ano eh, masahip na yung makeup kit ko eh. Pero guys, super ganda nun and super bango. Yun ang ma-recommend ko sa inyo. And then, pangalawa naman na favorite ko is itong Too Cool for School Art Class by Rodin. Ayan. Nabagsak ko siya guys, so kaya nawala na yung isa rito. Pero tatlo siya. Ito yung medyo warm. Ito yung may grayish tone. And ito yung medyo subtle lang. Ito ginagamit ko sa nose line. Pero itong dalawa ginagamit ko rito. Alam niyo mo guys, malaki ang cheeks ko. Ayan, di ba? Malaki yung cheeks ko. Pinabili ko to sa Korea. Ayan. Pero meron to sa Altea.ph. Try nyo guys. Then, ang pinaka-favorite kong ano, cream contour is itong Caroline. Ang bili ko rito before is 199 or 195. Ngayon is 205 na. Kaya, ang swerte ko na naman. Panoodin nyo guys yung isa kong video, yung ano yung jawable look. Ito yung ginamit ko. Ito yung pinaka-favorite kong ano, cream na contour na nasubukan ko. Kasi, not too warm, not too ano, not too cold, tama ba? Not too warm, not too cool yung shade nito. Saktong-sakto lang sa atin. Ginamit ko to sa friend ko na medyo morena. Ang ganda ng blend. Ang ganda ng blend. Sa atin di makuputi, pwede rin to sa atin. Pero, ang mapapayo ko lang sa inyo, konti-konti na maglalagay nyo guys ha. Tapos, i-blend nyo siya ng ano, ng brush. Or yung sponge. Huwag kamay kasi medyo makalat. Medyo makalat. Up next naman guys, dun tayo sa highlighter. Gustong-gusto ko yung ano, yung tawag dun, yung Ever Bilena, yung candlelight. Pero binigay ko na sa nanay ko kasi ano, gusto niya ng highlighter. Kaya binigay ko na lang. Pero hindi ko masyadong ginagamit kasi super ano, blinding for me ah. Hindi siya masyadong blinding na blinding ng papawo ko. Medyo blinding for a natural look. Ayan. So, ang ginagamit ko is itong Master Strobing Stick from Maybelline. Ayan. Favorite ko to. Kasi, for natural use, sobrang bongga. Ito, ayan. Ayan lang. Sobrang bongga na to, guys. Parang natural glow lang. Yung tagang pinakagusto ko dito. Ito yung sa Maybelline, ito yung pinaka the best nilang highlighter na na-produce na product. Ayan. Super ganda nito, guys. Then, doon naman tayo sa lips. Ayan. Importante ang lip care. Importante ang lip care. So, ito ang ginagamit ko muna before applying, ano, lip
stain. Ayan. So, ito, ang Vaseline Rosy Lip Therapy. Ito yung pinaka-favorite ko na gamitin kasi ano siya, mabango, and then nagbibigay siya ng ano, ng rosy effect sa lips mo. Medyo mamula-mula yung lips mo. Nagustuhan ko dati, ang ginagamit ko pala dati is Burt's Bees na pomegranate. Kaso ang problema ko lang doon, medyo greasy. Ito, hindi siya greasy. Talagang kumakapit siya. Doon kasi sa pomegranate na Burt's Bees, medyo greasy talaga. Parang nagsasalita ka, gumagano'n yung bibig mo. So, guys, ang pinaka-favorite ko is itong BLK Cosmetics na lip tint. Ayan, ang shade ko rito is red. Very nakaka-virgin itong shade na ito. Nagtatagal siya sa akin ng, ano, siguro 5 hours. Kahit kumain ka ng kumain ng oily, hindi siya natatanggal. Ang problema ko nito, ang pait. Yun lang, ang pait. At nakalimut na ako kung magkano to. 299 ata, 245. And then, ito naman ang favorite ko naman na lip and cheek stain naman. And ang color niya ate is Amore. Pero ito ang ano, 28th Street Organic Essentials. Doon ko ata siya binili. Kasi binili ko lang siya sa classmate ko. Ayan, dati. Nilagay ko siya sa cheeks ko. Kaso medyo, ano, nagkakaroon ng spot-spot. Malaking spot-spot. So, hindi ko masyadong gusto sa cheeks. Pero dito sa lips, ang ganda guys. Medyo ano siya, kissable lips ang effect naman. Ito kasi medyo pa virgin. Ito gamit ko, ito. Yan, dito medyo pa virgin. Ito naman medyo reddish talaga na kissable lips talaga ang effect niya sa lips mo. Ang next naman natin guys is yung mga makeup tools. Ang favorite na sponge ko talaga is itong ano, Eco Sponge ng Eco Tools. Ayan, super ganito guys. Ayan, nangat-ngat na ng ipis. Tatapon ko na to. So, ayan guys, ito yung pinaka-favorite ko. Kahit hindi mo siya basahin, super lambot. Pag binasahan mo, lalong malambot. Tsaka kapag binounce mo sa mukha mo, hindi siya kumakain ng foundation. Unlike sa beauty blender, ito guys, totoo, ang beauty blender ito, okay siya. Super okay ng pag-apply ng foundation. Kaso, kumakain siya ng foundation, ng product. Kasi ito, tingnan nyo, oh. Sana makita niyo, no? Ito kasi malalaking butas. Ito medyo dense talaga. Kaya, hindi siya nakakapasok ng, ano, ng product. Ito kasi nakakapasok. Pero, parehas lang sila. Parehas sila maganda. Parehas din sila ng effect. Ito, binili ko is 500 plus. Ito naman is less than 1,000 pesos. Ayan. So, dito na ako. Sa mura, syempre, diba? At maganda pa, hindi pa kumakain ng product. Ayan. And then, guys, sa brushes naman, ito naman yung Ann Klutz Brush, yung beginner brush set ni Miss Ann Klutz. Ayan, hello, Mama Ann. Ito yung favorite ko. Lalo na, i-breakdown ko sa inyo yung favorite ko. Ito, yung blush brush, contour brush na, kasi alam nyo, favorite ko mag-contour, laki ng jaw ko, diba? Hindi pala jaw, wala pala akong jaw. Cheeks ang meron ako. And then itong powder brush, favorite ko to. Ayan, favorite ko itong powder brush ni Mama Ann. Kasi super lambot. And then, pang nose contour ko. Yung big blender brush. And then, what else? Ito hindi ko to ginagamit as foundation brush. Ginagamit ko to as blend ng ano, cream contour. Para medyo natural yung effect sa akin. What else? Hindi ako fan ng ano, ng highlighter brush. Kasi parang wala na ako ng product. And then, ito guys, pwede ito pang nose contour. Medyo kasi dense. Ito, okay lang. Carry lang sa akin tong ano. Yung tawag dito, yung, nakalimutan ko, flat brush. Oh, tama, flat brush. Okay sa akin ito pang apply ng ano, ng glitters dito sa ilalim. Ginagamit ko ito sa kapatid ko eh. So, yun lang guys. So, sana may nagustuhan kayo sa mga aking products. Sa aking favorite, sorry. So, see you later. See you next time. Bye-bye. Happy New Year sa inyo.